Naitanong nyo na ba sa inyong sarili, bakit tayo naririto? Bakit ako nandito sa buhay na ito? Ano ang layunin ng Diyos para sa akin? Yan po ang katanungan at pasasalamat na tayo dininig ng Panginoon sa ating panalangin kagabi tungkol kay Sister Eileen na siya'y dinala sa ospital dahil nahirapan siyang huminga katatapos lamang niya ng kanyang operasyon sa kanyang 5 years na talagang pagdurusa sa kanyang karamdaman. At papasalamat tayo na maaari siyang makapakinig ngayon sa live streaming. Wala. Okay, so bukas na po ang pagpapakita ng live streaming natin. Ngayon po man, kung kayo ang nasa kalagayan ni Sir Eileen, ano kaya ang inyong gagawin sa ganong klase? Marami tayong nakikita sa kanyang kapintasan, marami tayong nakikita sa kanyang kahinaan, pero paano kaya kung tayo mismo ang malagay sa kanyang paanan? Anong purpose ng pag-exist ko sa buhay na ito? Anong layunin? Buksan natin ang ating mga balaang banal na kasulatan. Balaan, Bisaya. Banal na kasulatan, Philippians chapter 1, verse 21 to 26. Philippians 1, verse 21 to 26. Ganito ang pagkakasabi, sulat ni Pablo sa mga taga Filipos na Kristiyano. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo sapagkat ito'y higit na mabuti. Gayunmay, ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyong lahat sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Ito po ang salita ng Panginoon, tayo'y manalangin. Tunay Panginoon, simula na kaming mabuhay, tumibok ang aming puso sa sinapupunan pa lamang sa tiyan ng aming ina. Kami po'y nahaharap na sa kamatayan. At nagpapasalamat kami na kami nailuwal, nakapamuhay sa mundong ito, na sa paniniwala kami nabubuhay para sa aming sarili, sariling kapakanan at kaligayahan. Ngunit dumating ang iyong biyaya upang imulat kami sa katotohanan na hindi kami nabubuhay sa aming sarili, kundi kami nabubuhay alang-alang sa inyo. Samahan niyo kami, Lord. Pakabanalin niyo kami ng inyong mga salita, sapagat ang mga salita ninyo'y banal at ang salita ninyo'y katotohanan at siyang makapagpapalaya sa amin sa lahat ng mga kamalian, kasalanan, at pamumuhay tugay. Kaya, Lord, bigyan niyo kami ng inyong pong biyayang pangunawa ng inyong salita, na hindi lamang namin ito mapakinggan sa aming mga tenga, kundi ito'y maitanim sa aming mga puso upang sa araw-araw ng aming pamumuhay, alam naming ipamuhay ang iyong biyaya. Pagpalain po ninyo ang aming pong pagsamba sa inyo sa mga salitang aming pakikinggan. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ang sabi po ni Pablo sa Romans 12 verse 1, kung maalala ko sa Ingles, ganito ang pagkakasabi ni Pablo, "Therefore, I urge you, brethren,
to offer your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable, for this is your righteous service and worship to God. Sa Tagalog po, ganito ang pagkakasabi ni Pablo, inaasanasamo ko sa inyo mga kapatid, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos, alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na ating tinatamasa, na ihandog ninyo ang inyong mga katawan bilang buhay na hain sa Diyos, banal at kasiyasya sa Kanya, na siyang ating makatwirang paglilingkod at pagsamba. Ang ibig sabihin ni Pablo sa talatang ito, magkaroon kayo ng Christ-centered life of service. Ito po yung ating paksa. Christ-centered life of service. Napakalaga pong maunawaan natin na tayo po ngayon Kristiyano, hindi na tayo nabubuhay sa ating sarili. Tayo'y pag-aari ni Kristo na tinubos ng kanyang dugo, sariling dugo at kamatayan ng kanyang kamatayan ng kanyang katawan upang tayo'y matubos sa pagkaalipin sa kasalanan na siyang gumagapos sa atin na magdadala sa tiyak na kapahamakan. Kaya nga ang panawagan ni Pablo again sa 1 Corinthians chapter 10 verse 31, whether you eat or you drink or whatever you do, do all for the glory of God. Tayo po ay dapat nabubuhay Christ-centered sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nga minsan sinabi pa niya sa Romans 14 verse 7, ang sabi ni Pablo, as Christian, walang sino man sa atin ang nabubuhay sa kanyang sarili at walang sino mang namamatay sa kanyang sarili. Kung nabubuhay tayo, sa Panginoon tayo'y nabubuhay. O kung namamatay tayo, sa Panginoon tayo'y namamatay. Kaya, mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay sa Panginoon. Yan po yung pagkakaunawa ng isang Kristiyano na ang sentro sa kanyang buhay ay si Kristo. Alam ba natin na lahat ng kilos natin is a way of worship to God? Ito'y isang paraan ng pagsamba natin sa Diyos sapagkat yung ating ginagawa ay paglilingkod sa Diyos. At kung paglilingkod sa Diyos, ito'y pagsamba natin sa Diyos. Kaya napakalaga pong maunawaan natin ang sinabi rito ni Paul, Philippians chapter 1 verse 21 to 28. Hindi ko maintindihan, naiipit ako sa dalawang bagay. Kung mamatay ako, maganda, dahil ito ang mabuti para sa akin kay Kristo. At kung mabuhay naman ako, ito'y pakinabang para sa aking paglilingkod. Kaya nga, nakaraan, tinalakay ni Pablo ang iba't ibang uri ng mga ngaral. Maraming nangangaral dahil sa inggit, sa selos, o masama ang kanilang layunin, nais nilang dagdagan ang bigat ng pagkakakulong ni Pablo, ngunit mayroon din namang nangangaral dahil po sa pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa mga makasalanan dapat maligtas. Pero ang sa katwiran ni Pablo, anuman ang kanilang layunin, hindi mahalaga sa akin. Ako'y nagagalak sapagkat sa anumang paraan ay naipapangaral nila si Kristo. Ngunit ngayon sa mga talatang ito, ipapakita ni Pablo kung paano dapat mamuhay ang isang totoong Kristiyano. Na dapat sa kanilang ginagawa, dapat sentro ang Diyos. Kaya ang Panginoon, sa kanyang mga talinhaga, laging mayroong comparison. Sino yung mga totoong mananampalataya at hindi mananampalataya? Laging mayroong parables upang ipaunawa sa atin saan tayo dapat panig, dapat na buhay. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, nais ni Pablong ituro sa atin ano po yung dapat nating gawin upang makita sa atin ang pagkakaroon po ng Christ-centered life.
of worship sa ating Diyos. Na tatlo, mayroon pong tatlong tanda ng Kristiyanong paglilingkod. Again, ulitin ko, as Christian, kung ikaw may nakaratay sa karamdaman, kung ikaw may naghihingalo, kung ikaw may naroon sa pinakamataas na tugatog ng tagumpay, ng kayamanan, hindi ka nabubuhay sa iyong sarili, kundi nabubuhay ka sa Diyos, kay Kristo. Kaya dapat lamang may pakinabang ang mga tao sa ating paligid sa ating buhay. At ito ang nais ipaalam sa atin ni Pablo, na sa kanyang pagkakulungman, may pakinabang naluluwalhati ang Diyos. Sa mga malaya naman ay higit na maging pakinabang sa Diyos at sa kapwa-tao. Natignan natin ang tanda ng isang Christ-centered life of service. Mga kapatid, ano man ang trabaho mo, naglilingkod ka sa Diyos. Sino man ang kausap mo, naglilingkod ka sa Diyos. Sa iyong pakikipagkwentuhan, chismisan, alalahanin mo, dapat naglilingkod ka sa Diyos. Kaya una, Kristiyanong paglilingkod, ayon sa verse 21 to 22, nakikita sa Kristiyanong pagsamba. Verse 21 to 22, ganito po ang pagkakasabi. Sapagkat sa ganang akin, ang mabuhay ay si Kristo, at ang mamatay, pakinabang. Ano po sinasabi diyan? Ano pong ini-imply diyan? Ano po ang pinapayag diyan? Pagsamba. Whether ikaw ay buhay or mamamatay at naghihingalo, you have to worship God. Yan po ang sentrong buhay natin. Revelation chapter 2 verse 10. Tayo po'y dapat maging faithful unto the end sa ating kamatayan, kahit sa huling hininga ng ating buhay. Dapat maging Christ-centered pa rin tayo. Kaya ang sabi ni Pablo, again, ulitin ko, verse 21, sapagkat sa ganang sa akin, ang mamatay ay si Kristo at ang mabuhay ay pakinabang. Ngunit kung ako ay mabubuhay, nabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang papagal para sa atin, ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Mga kapatid, verse 21, mabuhay man o mamatay, buhay pa rin natin ang pagsamba. Buhay pa rin natin ang bigyan luwalhati ang Diyos. Ang mabuhay ay si Kristo. Na ibig sabihin, sa pang-araw-araw nating kilos, saan man tayong lupalop ng daigdig na ito, ano man ang dealings natin sa kapwa-tao, whether it is a business or sa ating neighborhood o sa ating kamag-anakan, you have to understand that hindi ka nabubuhay sa sarili mo. Ikaw ay kay Kristo. Worship Him. Dapat sambahin natin siya. Ano man ang daily na hangarin natin, dapat ito'y may kasamang pagsamba pa rin sa Kanya. Sa mamatay man o sa mabuhay, sambahin natin ang Diyos. Ano man ang ating ginagawa. Now, sa atin, may mga kapatid tayo nagdurusa sa karamdaman na para bang sila'y pinairusahan ng ating kaaway si Satanas at nabibilang na ang mga buhay. Pero ang sabi palagi ng salita ng Diyos sa atin, Revelation chapter 10 verse chapter 2 verse 10, gusto kong ilapat dito sa atin na tayo masasarap ang buhay, tawanan doon, halakhakan sa ating mga barkada, sa ating mga kilala, na para bang nabubuhay ka lamang sa iyong sarili. No! Alalahanin natin, buhay mo'y pagsamba, paglilingkod sa Diyos. A Christ-centered life. Ang sabi po sa Revelation 12:10, huwag mong katakutan ang mga bagay na malapit mo nang danasin. Malapit nang ikulong ng Diablo ang ilan sa inyo upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapigatian sa loob ng 10 araw. Meaning to say, daranas kayo ng matitinding paghihirap sa inyong buhay. At tandaan natin, lahat po ng ating paghihirap, Romans 8:28, bagsak palagi sa providensya ng Diyos, that in all things, God works together for good to those who love God and to those who are called by His name.
Hindi po sayang ang buhay natin whether tayo po'y naghihingalo sa karamdaman o tayo'y nabubusog sa ating kayamanan, mga kapatid. Tayo po ay nabubuhay sa Kanya. Ano man ang maging kalagayan natin, ang sabi po rin karugtong, maging tapat ka hanggang sa kamatayan. Be faithful unto death. Maging tapat ka hanggang kamatayan at ibibigay ko sa iyo ang korona ng buhay. Hindi po mag-uutos ang Diyos sa atin na maging faithful even unto death kung wala po siyang nakahanda para sa atin. Kaya po, pinapakita rito sa mabuhay ay si Kristo. Ay kung sa mabuhay ay si Kristo at ang mamatay, I mean, kung mabuhay, pakinabang. Pero kung mamatay kay Kristo, natingnan natin ang pakinabang. Verse 22, ang sabi po sa pakinabang, ngunit kung ako ay mabubuhay sa laman, na hindi po laman na makasalanang laman, kundi sa ating tinubos na katawan ni Kristo, hindi na atin ito, kay Kristo na ito, kaya tayo nakatitire kasama ni Kristo, ipamuhay natin ito sa pananampalataya. Kaya ang sabi rito ni Pablo, ngunit kung ako ay nabubuhay sa laman, ito'y magiging mabungang pagpapagal para sa akin. Ngunit hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Kung tayo na sa laman, may pagpapagal, may paghihirap, may pagdurusa. Pero pakinabang, bakit po? Sapagkat madadala mo anak mo sa Panginoon. Dahil madadala mo magulang mo sa Panginoon. Dahil makikita ng mister mo, asawa mo, ang ugali mo bilang Kristiyano, madadala mo sila, ang iyong mga anak. Pakinabang ito, mga kapatid, na mayroon kang madadala sa Panginoon. Mayroon kang mayahandog ng mga kaluluwa na minamahal mo. Kaysa pabayaan mo na sila nagliliwali doon sa kanilang kasalanan, maligaya sila pero patungo sa kapamakan. Alam natin yan. We know that. Hindi magiging pakinabang ang buhay mo kung hindi mo sila babahagi na ng salita ng Panginoon. Kaya napakalaga nga po ang preaching and teaching sa ating buhay sapagat ito lamang tanging paraan ng Diyos sa ikaliligtas ng mga taong makasalanan. Wala na pong iba. Kaya pakinabang po para sa atin na tayo nabubuhay pa. Para sa akin, ayaw pang mamatay. Sapagat kung mamatay ako, tapos na. Nandun ako sa Panginoon. Hindi ko na maranasan yung mga trials, mga challenges sa buhay habang ako'y narito, may karamdaman, may sakit, may mga kaaway maharap sa akin, kapwa ko kapatid, kinakalaban ako, eh challenge yan. Mas masarap na buhay na ganun kaysa yung patay ka na. Nandun ka na sa mga ulap. Walang challenge doon. Kaya nga, mas iibigin ko pang manatiling buhay. Sapagkat magiging testimonyo ko sa lahat ng mga tao kung paano ko sumasamba at naglilingkod sa Diyos, paano ko magiging Kristiyano, Christ-centered life. Ang mabuhay sa laman, mga kapatid, napakasarap po. Alam mo, mga kapatid, basahin natin ang Galatians chapter 2 verse 20, kung paano si Pablo sa timti ng kanyang mga pagdurusa, muntik-muntikan ng mamatay, eh, kinagigiliwan niya talagang manatili sa katuwang ito, mga kapatid. Namumuhay siya sa panampalataya. Sapagkat ang sabi niya sa Galatians 2:20, itong katotohanan, ako'y ipinakong kasama ni Kristo. Wow, naranasan ko yung pagkakapako ni Kristo na ako'y sumampalataya sa Kanya at hindi na akong nabubuhay. Sinong nabubuhay sa akin? Diba't napakasarap ang nabubuhay sa akin ngayon ay si Kristo ang nabubuhay. At ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay kinabubuhay ko sa challenges. Sa lahat ng hamon sa buhay. Namumuhay ako sa pananampalataya. Tinatanggihan ako ng asawa ko mag-share ng gospel, pero challenge ito sa akin. Hindi ako titigil sapagkat isang kagalakan na simadala ko sa tindin ng pagdurusa ko sa Kanya. Sarap-sarap ko, kakain kaya ng ice cream sa SM. Ni walang challenge. Kasi yan ang buhay na rin. Sarap ng buhay tayo rito. Lamig, oh. Ang masarap na buhay is a Christ-centered life na nakikipag-challenge ka sa iyong mga
kaibigan, mga kamag-anakan, madadala mo sila. Kaya sabi ni Pablo rito, sa Galatians 2:20, at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na sa akin ay nagmahal at nagbigay ng kanyang sarili dahil sa akin. Kung binigay ni Kristo sa akin ang buhay na ito mula sa kanya na hindi ako karapat dapat sapagkat ako'y bugoy-bugoy, eh gaano pa ito ibang pamahagi ko rin sa mga taong katulad ko makasalanan. Napaka yaman po niyan, mga kapatid. Magiging mabungang pagpapagalito sa atin habang tayo ay naririto pa sa laman na ito, sa buhay na ito. Pero mayroon din siyempreng katulad ni Pablo, ngunit sabi ni Pablo, hindi ko alam kung alin ang aking pipiliin. Bakit? Minsan nakakaramdam siya ng depression. Minsan nakakaramdam siya ng kalungkutan dahil wala nang humabati sa kanya. Sa mga dati niyang minamahal, nilalayuan siya. O maraming nag-iinggit, o maraming naseselos. Nalulungkot ka siyempre. Sasabihin mo, mabuti pa'y nabatay na lang. Totoo, hindi. Pag may problema kayo, lalo kung mga anak ninyo matitigas ang ulo, matay na lang ako sa inyo. Kaya sabi ni Pablo, hindi ko alam ngayon kung anong gusto kong gawin. Katwiran ng mga magulang, sawa na ako dyan, pastor eh. Sinabihan ko na sila. Nasiringan ko na. Oo nga, nasiringan mo sa bibig niyong bulalak, 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 pero buhay mo. Nasharing mo ba? You have to be a light. Makita sa iyo ang good works. Makita sa iyo ang good words. Kaya lumalayo anak natin, yung mga masapuhay natin, dahil hindi marinig sa ating mga salita, yung salita ng Diyos, kundi salita ng ating isipang makalaman. Hindi natin sila madadala. Sasabihin mo, nagsasawa ka na? Ilang taong ka nung naligtas? Ako, 37. Pero mo, 37 siya kung pinagtiisa ng Diyos, hindi siya sumuko sa akin. Ngayon eh, ilang taong pala yung anak mo, pagsasawaan mo na? Masarap po mamamatay, sabi nga ni Pablo sa kanyang sinabi sa mga taga-Corinto, to be absent in the body is to be present with the Lord. Masarap po yun. Wala ka naiintindihin. Wala ka naiintindihin talaga. Pero, ang mas masarap po mamuhay kung tayo umaasa sa hindi pa nakikita na punong-puno tayo ng kabigatian sa mundong ito. Diba? Gaya na sinabi ko sa iyo, naglakad ako muna Espanya hanggang Pasay eh. Habang tumatagal, pagod na ako, pero lagi kong naiisip yung pag-asa. Malapit na yung bahay, 10 kilometro na lang. At sa impyerno, mga kapatid, tatakbo ka, susunugin ka sa apoy, walang katapusan po. Walang pahinga, palat kahit konti. Samantalang sa buhay na ito, masasabi natin parang impyerno ang buhay, pero marathon yun. Alam mo, 10 kilometers, nandiyan ka pa lamang sa trip, pagod na pagod ka, pero may finish line. Mayroon nakaabang na finish line, may katapusan ng paghihirap mo. Tumakbo ka lang, hinihinay. Bisag-pilde. Pero sa impyerno, wala kang makitang finish line. Eternity. Pagdurusa, paghihirap, walang katapusan. Kaya yung paghihirap natin dito sa pag-akay natin sa ating mga mahal sa buhay, it's a challenge. Mas pakinabang ang mabuhay. Sa akin, mas pakinabang kung buhay pa ako na makapag-share pa sa inyo, makapagturo pa sa inyo. It's a challenge. Kaysa namang pasyeteng pwede na lang ako sa isang tabi. Kaya nga, ang ating layunin ngayon as a Christ-centered life ay ialay ang ating katawan bilang katampatang pagsamba at paglilingkod sa Diyos. Ikalawa, ang sabi ni Pablo, ayon sa verse 23, ang Kristiyanong paglilingkod ay nakikita sa Kristiyanong hangarin. Verse 23. Ganito po ang sabi sa 23.
sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa. Ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo, sapagkat ito'y higit na mabuti. Ang makasama kay Kristo ay higit na mabuti. Pero basahin lang muna natin 24. Ang sabi naman niya sa 24, gayon may ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. So ang buhay natin eh, hindi para sa atin sarili. Ang buhay natin ay para kay Kristo, at the same time, ang buhay natin ay para sa kapwa natin. Yun ang malaking pakinabang. Ang makapiling kay Kristo ay higit na mabuti, pero ang makapiling pata natin, ang ating mga kapwa-tao, ay higit na kailangan. Kailangan nila yon. Kaya nga ang sabi ni Pablo, ang Kristiyanong paglilingkod ay nakikita sa Kristiyanong hangarin. Ano ba hangarin karamihan ng Kristiyano ngayon? Maging bantog, maging sikat, maging mayaman, maging masaya. Wow! Sarap ng buhay, maging masaya. Nagkakamali ka ng pamumuhay Kristiyano. Hindi ka nag-exist ng buo sa buhay ito para sa iyong sarili. Nag-exist ka para kay Kristo. Whether you live or die, you are for Christ. Kaya marami pong Kristiyanong masabi kong nababaliw eh. Dahil tinutularan nila yung ambisyon, pangarap ng sanlibutan, puros kaligayahan, makalaman na hangarin, ambisyon. Makalupa ang isipan. Kaya sabi ni Jesus Christ, Ama, pakabanalin niyo ang mga taong ito. Sapagkat kung paanong ako'y kaisa ninyo, sila'y kaisa ko. At sila'y kaisa ninyo. Pakabanalin nyo sila sa pamagitan ng inyong salita. Salita ng Diyos ang kailangan natin ito. Hindi po yung prinsipyo ng mundo. Hindi yung kagandahan ng mundo. Yes, andyan ang mundo. Kailangan natin yan. But, seek first the kingdom of God and His righteousness. Magkaroon tayo ng tamang hangarin sa buhay na ito as Christian. Sabi ni Pablo ito, naiipit ako sa pagitan ng dalawa. Anong dalawa? Anong dalawang naiipit si Pablo rito? Ang mamatay na makasama si Jesus, o ang mabuhay na makasama ang mga kapatid? Dapat mayroon tayong pipiliin sa dalawang prioridad na ito. Kung mabuhay ka alang-alang kay Kristo, that's it. Dahil kung mabuhay ka alang-alang kay Kristo, eh nabubuhay ka para sa iyong mga kapatid, sa kapwa. Pero kung gusto mong sumama sa Panginoon, wala ka ng pakinabang sa mga kapatid. Ang mga kaibigan mo patungo sa kapamakan, nandun ka na. At ang sabi pa, kung ating titignan ng Revelation, yung mga namatay na kay Kristo, nakikita nila ang kanilang mga mahal sa buhay. Kung saan pupunta, kagihirap. At maaaring sisisihin ka pa, bakit hindi sinabi ni Nanay ito sa akin? Ganito palang buhay ko. Bakit hindi yung pinagpilitan sa akin? Upang maniwala ko sa inyo, ang dali niyong sumuko. Ang dali niyong mag-give up. Kristiyanong hangarin, hangarin para sa kapakanan ng Diyos at kapakanan ng iyong minamahal. Ano yun? Manatiling buhay. Manatiling buhay kay Kristo at manatiling buhay para sa mga kapatiran. Yun po ang dapat na hangarin. Alang-alang sa ikaliligtas ng mga makasalanan at alang-alang sa ikatitibay ng mga kapatid. Marinig ang preaching. Lumayo kayo dyan. Sobra na kayo sa pagkaliwaliw sa sanlibutan, sa inyong kayamanan, sa inyong pagsagana sa buhay na ito. Nakakalimutan ninyo na kayo'y mga anak ng Diyos. Kailangan nyo makarinig ng pangangaral. Ang pagpili nito ni Pablo ay hindi para sa pagpili ng kanyang sariling kapakinabangan sa kanilang kasiyahan.
karamihan sa atin yun eh. Mas gugustuhin natin tayo yung nasisiyahan, tayo na nakikilala, tayo nababantog, tayo busog. Samantalang ang ating mga masa buhay mapapariwara. Yun yung sabi sa verse 23 to 24. Basahin natin muli. Sapagkat ako'y naiipit sa pagitan ng dalawa, ang aking nais ay umalis at makasama si Kristo. Yun ang nais niya. Umalis at makasama si Kristo. Sapagkat ito'y higit na mabuti. Maring hanggang doon lang tayo. Pero tingnan niyo ang sabi sa 24. Gayon may ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. Bakit po? Nandun ka pa rin kay Kristo. Kapiling mo pa rin si Kristo, naglilingkod ka pa rin kay Kristo, alang-alang sa iyong mga kapatid. Kaya tayo po ang pinapipili rito, ano yung dapat hangarin natin? Ang mamatay na? Tapos na lahat? O yung mas higit na pakinabang, mabuhay tayo kay Kristo para sa ating mga kapatid? Anong silbi ng buhay natin kung nagpapasarap lang tayo sa ating tinataglay ngayon, mamamatay rin tayo? Wala tayong pakinabang, wala tayong tutubuin. Kaya sabi ni Pablo, para sa akin, ang nais ay ang umalis. Sabi niya, makakasama si Jesus. Ngunit, ang manatili ang mas higit na mas kailangan. Sapagkat marami ang makikinabang. Now, gusto ko maging practical at maging puso sa puso sa mga kapatid natin na walang pagmamalasakit sa pagsamba. Tandaan natin, sino man yung walang pagmamalasakit sa pagsamba, pasalamat kayo at mabiyayang iglesyang ito, pero hindi nangangahulugan, pipikitan kayo sa inyong mga nagagawang kasalanan, may disiplina na darating. Antayin mo lang. May disiplina ng darating. Ang paglilingkod natin, mga kapatid, as Christ-centered life, ay sa ating sama-sama at pagkakaisang paglilingkod sa Diyos. Yan po yung ating pagsamba. Sama-sama at nagkakaisang naglilingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pakikinig ng preaching. Preaching and teaching. Madalas na narinig niyo sa amin bilang elders, na sinasabing inutusan kayo, magbasa kayo na magbasa. Kahit sabihin ko sa inyo, mabasa nyo na 100 beses ang Biblia, ngunit hindi nyo pinag-aaralan, walang pakinabang. Ang pakinabang lamang dyan ay magbasa, at pagkatapos sa Sunday, yung pala yung ipipreach ng pastor, makikinabang ka, dahil doon mo maunawaan. May mga kapatid dito, nagtitext pa sa akin hangin, wala na nagtitext sa akin. Before may nagtitext sa akin, kabisabi ng number ko, Pastor, ano ibig sabihin ng text na ito? Pastor, may nakita ko rito nangusap sa akin. Binibigyan ko na encouragement. Pero ngayon, hindi ko narinig. Hindi ko nababasa. Ang nalaman ko, masayang masaya sila sa kanilang lugar. Hindi na si Kristo ang sentro sa buhay, kundi sarili na. So ang ating pong paglilingkod, pagkakaisa, sama-sama sa pakikinig ng pangangaral. Hindi po sama-samang natutulog sa pangangaral. Bakit nabanggit si Pastor yun? Eh, may nakita siya. Sa sidetrack, ano? Nagpapatawa ako dahil gusto ko lang magising din kayo. Sama-samang pakikinig ng pangangaral. Yan po yung sama-sama nating pagsamba. At ikalawa, mga kapatid, sama-samang nagkakaisa ang magkakapatid. Fellowship. Kung wala kang fellowship sa iyong kapatid, wala kang fellowship sa Diyos, sapagkat ang fellowship sa kapatid nasa iglesia. Kaya kung wala ka sa mga pagsamba, mga kapatid, hindi ka magandang patotoo. Tingnan niyo ang picture na binigay ng Panginoon. Mayroon ng 800 years before sa ating panahon. Okay, Christ. 800 years before Christ. 800 or 1,000 years. Nilarawan na dito ang iglesia. Psalms 133.
Ganito pong pagkakalarawan ng Psalms 133 verse 1 to 3. Ganito ang sabi, narito, napakabuti at napakaligaya kapag ang magkakapatid ay sama-samang namumuhay na nagkakaisa. Ito'y gaya ng mahalagang langis sa ulo. Mayroon pong sermon, mayroong teaching dito tungkol sa fellowship with the brethren. At saan mangyayari yan? Diyan po sa pagsamba. Sila'y matutulad sa isang mahalagang langis sa ulo ni Aaron. Ano po yun? Piling-piling langis ito ng mababango para sa pag-anoint kay Aaron bilang priest. At napakabungo nito. Kahit sa kabilang ibayo, kabilang bayan, nahaamoy ang bango ito. Yan po kabango ang pagsasama-sama fellowship ng Christian sa church. Gaya ng mahalagang langis sa ulo na tumutubo sa tumutulo sa balbas ni Aaron, tumutulo sa laylayan ng kanyang damit. Biro mo tumutulong ganun ang bango nun. Tapos yung breastplate dito ni Aaron, 12 tribes of Israel, sila po'y nagkaisa dahil sa langis na yon, nagkaisa at nagkadikit sila. That's how it pictures yung fellowship. At pagkatapos, ito'y gaya ng hamog sa Hermon. Isang bundok na napakataas. At ang lupa at tigang, nabibiyak ang lupa. Wala pong pananim. Pero yung ating fellowship, parang hamog na tumulo doon sa kabukiran at pinakalat ng hangin at lahat yung nadadiligan at tumutubo ngayon ang mga pananim at mayroon silang kakainin. Kaya sabi sa 3, ito'y gaya ng hamog sa Hermon na pumapatak sa mga bundok ng Zion sapagkat doon iniutos ng Panginoon ang pagpapala, ang buhay magpakailanman. Ano ang sinasabi dyan? Ang pangako ng Diyos na buhay at pagpapala nasa iglesia. Nasa pagsamba. Kaya nga sabi ni Pablo, the church is the pillar and ground of all truth. Ang pundasyon at haligi ng lahat ng katotohanan ay ang iglesia. Kaya kung wala ka, hindi ka part of the iglesia, ano po ang mangyari dyan? Romans 10:25-26. Ganito pong ginagawa ng maraming Kristiyano dahil sa matinding problema, matinding persecution sa time na ito, itong sabi ng Banal na Espiritu sa kanila, na huwag nating pabayaan ang ating pagtitipon gaya ng ginagawa ng iba. May gumagawa talaga. Kundi palakasin ang loob ng isa't isa, lalong-lalo na kapag inyong nakikita na papalapit ng araw. Ang sabi po dyan, palakasin ang loob ng isa't isa, sa Griego dyan is to spur. Kikig sa manok ba? Yung may tahid yung manok? Para ang isang may karamdaman yung kanyang asawa, inahin, o di kaya sisiyo, kinikikig niya ito. Ini-spur niya para mabuhay muli. So ganun din sa atin, mayroong preaching, may corrective discipline, mayroong pong teaching sa discipline para mabuhay tayo muli. Bakit po? Baka kasi kung hindi ka mabubuhay sa preaching, sa discipline, maaaring patay ka pa. At kung patay ka, wala kang kaligtasan. At kung ikaw wala pang kaligtasan at nakarinig ka sa preaching, baka doon ka mabuhay. Tingnan yung sabi sa 26. Sapagkat kung sinasadya nating magkasala, ang alin? Ang hindi pagdalo. Kasalanan yan. Kung sinasadya natin ang hindi pa sinasadya nating magkasala, matapos nating tanggapin ang lubos na pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang natitira pang alay para sa mga makasalanan. Ang gumagawa lang nito na nagpapaliban, hindi dumadalo sa Lord's Supper, sa worship natin, sa pagsamba, ay mga non-Christian. Kasalanan po yun. Kaya nga dapat mayroon tayong hangarin. Kaya mabuhay man o mamatay bilang Kristiyano, Christ-centered pa rin tayo. Christ-centered life pa rin tayo.
kailangan natin ito. At ikatlo, mga kapatid. So nakita natin ng panghikayat ni Pablo dito bilang tanda ng isang totoong Kristiyano na Christ-centered life. Una, Kristiyanong paglilingkod ay nakikita sa Kristiyanong pagsamba. Ikalawa, sa Kristiyanong hangarin. At ikatlo, sa Kristiyanong katungkulan. May katungkulan po tayo. Verse 24 to 26. Ganito ang sabi. Gayon may ang manatili sa laman ay higit na kailangan dahil sa inyo. At sa paniniwalang ito, aking nalalaman na ako'y mananatili at magpapatuloy na kasama ninyo. That's our responsibility. Katungkulan natin yan. Sa ikasusulong ninyo at ikagagalak sa pananampalataya upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin sa pamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. Na ito po yung totoong hangarin ng isang totoong Kristiyano, totoong mangangaral. Sabagat, hindi naman kaila sa inyo, marami pong nangangaral sa tabi-tabi dyan, mga sikat malalaking iglesia dahil yumayaman sila. May kapangyarihan sila. Katulad lang si Senyor Aguila. No? Sinisisi pa niya bakit ito siya pinili. 21 anos lang siya. Anong ginagawa ngayon? Lumabas yung mga hindi tamang pangungali at pamumuhay sa loob ng kanilang samahan. Madali po magtayo ng grupo. Mangako ka lang. Ngayon pag hindi mo nagawa, pilitin mo silang gumawa. Mga kapatid, hindi tulingid sa atin na maraming nangangaral dahil sa layunin, na bumantog, makilala, lumuhod ang mga tao sa kanila. Sambahin siya, tawagin siya na yung Diyos. Pero ang totoong hangarin ni Pablo, mas gusto niyang manatili na buhay. Dahil yun ang pakinabang sa mga kapatid. At upang umusbong ang pagluluwalhati ng mga kapatid sa Diyos. At magpasalamat din mga kapatid na mayroong mga totoong mga ngaral tulad ni Pablo. Ang sabi ni Pablo rito, katungkulan niya ang maglingkod para sa iba. Verse 24 to 25. Siya po'y manatiling buhay na Kristiyano. Masarap po mabuhay, di po ba? May panagtampo kayo, ayaw niyong kumain. Kaya sabi niyo, ayoko na, gusto ko mamamatay. Natusok ko ang karayom. Arigal, dalhin niyo sa ospital. Oh, manatiling buhay ang Kristiyano, mga kapatid. Maging Christ-centered tayo sa ating buhay. Lagi nating i-offer our living bodies as a sacrifice and wholly acceptable to God, which is our righteous service of worship. Lagi nating handog, mga kapatid. Panginoon, mayroon akong kadil ngayon. Hindi ko alam kung galing sa nakaw yung bibenta niya sa akin o ano ba. Nangangailangan lang ba tayo? Christ-centered. Kapatid, ano, saan ba talaga galing ito? Mura lang ah. Alam ko niyan. 5,000 yun sa iyo, 500 lang. Bakit? Saan mo nasikwat yan? Kailangan natin maging tapat. Sa'yo ba talaga yan? Kailangan mo ng pera? Oh, brady. May sakit yung anak ko. Di mo lang bigyan ng 500, gawin mo 1,000 o 2,000. Pero kung sikwat, kapatid, magsisikan. Hindi ako nabubuhay sa mga sikwat. Maging Christ-centered ang buhay natin. Maging tapat tayo. Huwag tayong tumulad sa ugali ng sanlibutan. Maging tapat tayo hanggang kamatayan. Daranas tayo ng iba't ibang pagsubok, yes. Pero tanda natin sabi ni Apostle Peter, ang pagsubok dumarating sa inyo ay tulad ng apoy na kayo dinadalisay upang higit pang maluwalhati ang Diyos sa inyong buhay. Kailangan lang. At dahil sa paniniwalang ito ni Pablo na mas gusto niyang manatili pang buhay, eh hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kapanginabagan ng iba. Ba't ako nangangaral? Na alam ko, nangangaral ako dahil
kayo mismo ang nag-approve sa akin. Kayo mismo ang tumawag sa akin. Inaprubahan nyo lamang yung pagkakatawag ng Panginoon sa akin according to 1 Timothy. Mayroon tayong patakaran sa Biblia. Bago ka masabing ikaw ay pastor, ay kailangan dumaan ka muna sa maraming proseso. Mismo ang iglesia ang tatawag sa iyo, aprubahan yung requirement sa buhay mo. Hindi ka basta-basta tatayo at pastor ako. Sabagat marami po nag-aaral sa Bible school, pagkatapos po ng 4 years nilang course, they call themselves pastor. Wala pa nga silang, wala nga iglesia nag-approve sa kanya na pastor ba siya, at wala rin iglesia ang tinuturuan niya, pastor na siya. Si Paul, itong layunin niya, na makatulong siya sa mga kapatiran na lumago sa pananampalataya, mamuhay sa kabanalan, tigilan ang mga bisyo, hindi tinatakpan ang kasalanan. Alam niyo kung may gumagawa niyan dito hanggat nabubuhay ako, marinig niyo yan. Kanina, narinig niyo kay Pastor Ardi. So, nagkaisa na kami ngayon na bibig. Nangaral na si Pastor Ardi kanina, hindi lang nagtuturo. He preached. And very effective. Narinig ko sa inyong mga bibig. Napakaganda. Tinamaan ako. Yes, because that's how preaching is. To convict you. Knowledge is bibigyan kaalaman paano mamuhay. Preaching, tuturo sa iyo, diktahan ka paano isabuhay ang natutunan mo. Yan po, ginagawa ni Pablo. Sa ikasusulong ng kanilang pananampalataya. At ito rin nawa ang ating magiging dahilan sa ating paglilingkod sa Diyos at paglilingkod sa ating mga mahasabuhan sa kapwa-tao. Para sumagana ang kanilang kaluwalhatian para kay Kristo at sumagana rin ang kanilang pagluwalhati kay Pablo. Yun ang sinabi sa verse 26, di ba? Sabi ni Pablo, upang sumagana ang inyong pagmamapuri kay Kristo sa akin. Diniritso niya rin, hindi nilalagay ng preposition na at. Para bang kinukumpara niya ang kanyang sarili kay Kristo. Kundi sabi niya, pagmamapuri kay Kristo Jesus sa akin. Sa akin. Sa pamamagitan ng aking muling pagharap sa inyo. So si Pablo ay hindi po nakasentro sa sarili, kundi siya, buhay niya ay nakasentro kay Kristo. So sa ating magtatarpos, mga kapatid, ang totoong Kristiyano ay mayroong higit sa lahat na pinahalagahan. At dapat yun ang ating matamo o dalhin natin sa araw-araw. Unang-una, higit niyang pinaghandaan o pinahalagahan ay ang maglingkod sa Diyos. Maglingkod sa Diyos. Ano man ang ginagawa natin, whether you eat or drink, do all for the glory of God. Yun ang unang-una. At ikalawa, ay ang makapaglingkod sa Diyos alang-alang sa kapwa. Laging Diyos pa rin ang una, alang-alang sa kapwa. Sapagkat apart from God, apart from Christ, I can do nothing. Maaaring may tuturo ko na sa inyo ang aking makalamang damdamin o sariling kaisipan o kaisipan ng ibang tao na inilalagay ko sa isip ko upang maniwala kayo na mula sa akin yun. Laging sentro ang Diyos. At ito rin ang dapat nating tandaan as Christian, mga kapatid. Kasama na tayo na pako kay Kristo. Simula nung tayo sumampalataya sa Kanya. Hindi na ikaw ang nagmamay-ari na iyong sarili. Si Kristo ang nakatira sa iyo. At even your body, tinubos ni Kristo ito. Bagamat may remaining sin. Hindi rin sa iyo ito.
ikaw ay nakikitira pa lang dito kasama ni Kristo. Napakasarap pong mabuhay, mga kapatid. Dahil nabubuhay ka sa katawang ito na tinubos ni Kristo, kasama pa si Kristo, at binigyan pa tayo ng sariling will and desire, Philippians 2:13, na para makasama sa desire, kagustuhan, desisyon ng Diyos. Hindi tayo lumalakad sa ating sarili. Kasama tayo lumalakad ng ating Panginoon. Remember yung laging picture na footprints in the sand? Alam kong narinig niyo yan. Noong ako'y maging Kristiyano, narinig ko yun minsan kay Prinsipe. At habang nagpapaliwanag siya, umiyak ako dahil ako'y nandun sa matinding kalagayan ng cancer sa utak. At hopeless. Wala nang pag-asa. Pero sabi ni Prinsipe, itong isang tao, kilala niya ang Diyos, lagi sila nag-uusap at naglalakad sa tabing dagat. At lagi sila nagkukwentuhan, "Panginoon, mahal niyo ba ako?" Sabi ng Panginoon, "Mahal kita." Sabi ng Panginoon, "Mahal ba ako? Upo, Panginoon. Minamahal ba ako dahil nakikita mo ako?" "Upo, Panginoon, siyempre. Dahil nandiyan kayo, kapatid." Pero nangyari sa buhay ng tao ito, dumanas siya ng mabigat na problema sa kanyang buhay. Nilayuan siya, siyempre isolated siya, at nag-iisip siya maglakad ngayon sa tabing dagat, inaasahan niyang sasabay ang Panginoon sa kanya. Sabi niya, "Panginoon, nasaan ka? Ang bigat ng puso ko. Napakahirap ng kalagayan ko. Nawawala ako ng pag-asa." Walang sumasagot. Naglalakad siya. Tinitignan niya ang kanyang bakas, footprint. Kanyang bakas lang nakikita niya. Sabi niya, "Panginoon, bakit iniwan mo ako? Kung kailan kita kailangan? Kung kailan akong nabibigatan sa sitwasyon kong ito, iniwan mo ako." Mamaya sumagot ng Panginoon, "Anak, hindi kita iniwan. Gaya ng pangako ko sa iyo. Nakikita mo ang bakas mo na yan? Bakas mo yan. Hindi mo nakikita, ay bakas ko yan. Akin yan, hindi yan sa'yo. Hindi mo lang nalalaman, karga-karga kita sa matindi mong kalagayan." Sometimes, ganun eh. Di natin nakikita na tayo lumalakad sa Diyos. Ano nakikita natin? Lakad lang natin na puros mali. Puros kamali ang kaguluhan ng buhay natin. But God says sa atin, "I will never leave you, nor forsake you." Tayo manalangin, mga kapatid. Panginoon, salamat po, Ama, na itinuro niyo sa amin na magkaroon ng isang Christ-centered life sa aming pong service of worship. Puto, Lord, na buhay namin ay pagsamba na paglilingkod. Hindi lamang ito araw ng Sunday. Araw ng Sunday, yung special naming pagkikipagtagpo sa inyo sa worship through listening to your word preached. Ngunit sa aming pong daily life, alam namin, Panginoon, karga-karga niyo pa rin kami sapagkat ang salita ninyo ay hindi pang simbahan lamang, kundi pang walang hanggang buhay namin sa lupa na hindi niyo kami iiwan ni tatalikuran man. Kaya Lord, bigyan niyo kami ng grace, lakas na maipamuhay ka namin, maging sentro ka sa buhay namin sa lahat ng aming ginagawa, maliit man o malaki, nakikita man o hindi, namumuhay kaming na kayo ang sentro sa aming buhay. Ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.